maganda yung mga sweet peas. Yan, sweet peas yan. Nilagyan ko na ng abono, oh, yung mga puti-puti. Yan. Sweet peas yan, lagyan ko dyan. Papunta doon. Ayan, maglagay na tayo ng abono. Ito guys, urea, pampataba to. Ayan, dito lang sa gitna. Para tataba sila. Malinis na talaga. Kailangan siyang linisan. Walang damo. Ayan, punta doon. Lagyan natin ng pampataba. Ganyan lang. Konti-konti lang siya para hindi masira yung ugat. Hindi malalanta ang ugat ng bawang. Huwag damihan. Konti-konti lang siyang lagyan ng pampataba. Yan, dito tayo sa gitna. Konti-konti lang. Ganyan magtanim ng bawang. Ano lang to, pangkonsumo ba? Igisa sa pusit. Ang sarap, igisa lang yan sa pusit. Yan ang favorite nila. Yung malalaki na pusit. Ganyan. Igisa nila. Then sausawan. Yung puti, yung puno ng ano, bawang, yung puti. Ilagay yan sa sausawan nila. In my own idea lang to guys, hindi naman ako agriculturist. Ganito lang talaga. Turo yan ni Lula sa akin. Gaano ganito daw ang space pag magtanim ng bawang. Ayan guys, tapos na dito. Ayan. Yan nalagyan ko na. Yan nalagyan ko na ng abono. Yan doon. Mula dito hanggang doon, nalagyan ko na ng abono hanggang doon. Ayan. Ayan, mga 2 linggo, makikita na ang resulta nito na tumataba sila. Ayan.
nasipsip na nila yung fertilizer na nilalagay ko. Yan, diba guys? Dito din yung ano to, sweet peas, yung green na malapad. Ito ang sweet peas. Tatalian ko to. Tatalian ko pa ito. Tapos ilagay ko dito banda. Dito ko ipagapang. Kaya naglagay ako ng mga straw para dito ko sila ipagapang hanggang doon sa taas. Ayan. Ayan guys. Hanggang doon sa unahan, no? Yung tanim kong sweet peas. May mga fertilizer na. Nilalagyan ko na ng fertilizer na pampataba. Ayan. Ayan, tapos na. Tapos na guys. Dito na tayo banda maglagay ng pampataba. Kailangan mong tanggalan ang mga damo-damo na kunti-kunti. Alagaan mo talaga yung pananim mo para maganda din ang resulta. Hindi siya nagbibigay ng kagandahan kung hindi mo siya inalagaan, linis-linisan, saka araw-araw mo siyang binibisita. Saka yung bawang guys, huwag kang magdilig ng umaga ha. Huwag kayong magdilig ng umaga. Kung yung mga mahilig dyan sa garden, huwag kayong magdilig ng umaga. Kasi pag ang bawang dinidiligan ng umaga, naninilaw ang dahon. Yan ang turo ng lula ko. Natuto din ako kay lula. Hapon mo lang siya diligan. Hapon yung walang araw. Mga alas 4 ng hapon, mga ganun. Basta huwag kang magdilig ng umaga. Ganyan lang magtanim ng bawang, oh. Kita niyo to. Yan oh. Patayo mo. Ipatayo lang. Tsaka huwag mong tabunan yung pinakadulo niya. Huwag mong tabunan ang lupa. Kailangan siya nakalabas. Para pag sibol ng dahon niya, ang bilis lang. Pwede naman kayo magtanim dyan sa mga styrofoam. Kung mayroon kayong mga styrofoam, kung wala kayong area, mag-styrofoam kayo, magtanim kayo ng bawang. Pwede din. Ganun lang kasimple. Kung wala kayong area. Ayan. Ayan, tapos na guys. Lalagyan ko na ng abono dito banda. At saka doon banda. Medyo malago na yung dahon doon kasi nauna yon. Dito, late ito ng 2 linggo. Yun doon, nauna yun doon. Dito tayo maglagay sa leek na gulay. Alam mo ba yung leek na gulay? Katatanim ko lang to guys, yun, no? Kilala nyo ba yung leek? Mabango to. Pwede to i-ano ng itlog. Yan, yan ang leek na gulay. Tsaka ito, masarap ito gulayin yung bulaklak niya. I know, alam nyo to. Marami ito sa mall na ganito ang paninda lang, bulaklak ang paninda. Sarap din to igisa. Wala ng bawang, wala ng sibuyas. Igisa mo lang diretso kasi mabango na siya. Mabango na to. Ayan, tataba din ito. Nalalagyan ng abono. Dadami yung dahon at mag saha. Ano ba yung saha? Ano ba yun sa Tagalog yung saha? Basta magsasaha siya.
Yung puno niya dadami. Yan. Parang ano no, parang ganda, sabi saya pa ganda di, hindi ito ganda, guys. Ano to, leek na gulay. Okay guys, thank you so much guys. Ito lang ang aking mais pakita sa inyo, ang gulay ko.